guys, welcome back to my Love Lucy channel. This afternoon we will cook special dish. Dapat to niluto ko nung birthday ko pero hindi ko na niluto kasi wala namang kakain, dalawa lang kami and ang dami na nung pansit. So ngayon ko siya lulutuin. Ito ay nilaga. Diba Filipino dish nilaga, madali lang lutuin nilaga. Pero ito ay very special sa mga taga Bulacan at saka sa taga Pampanga. Special dish nila ito at niluluto nila ito tuwing Christmas Eve. Christmas Eve pagka merong mga yung salo-salo party. Yung mga ganyan. Ang tawag nila dito ay nilagang Pasko. It's a very special dish. Recipe from Bulacan. I think Malolos, Bulacan and Pampanga. Magkatabi lang kasi yan, Pampanga and Bulacan. Kaya alam niya ng mga lola natin dyan sa bandang Bulacan and Pampanga. Nilagang Pasko, niluluto tuwing Christmas Eve. At ang mga ingredients niya ay halo-halo. Ingredients ay merong beef. Sama-sama yan, merong pork. Ang ginagamit nila, pork belly. Sa Bulacan, yung pork belly. And then, yung beef chuck, ayan. And then, we have chicken. Halo-halo yan, chicken. At saka nilalagyan nila ng ham. Ham o ham. Ham sa Pilipino, dito sa US, ham. Ayan. Nilalagyan nila ng leg ham. Leg ham o leg ham. Eh, nilalagyan din nila ng chorizo de Bilbao. Ayan ang halo ng mga dish na ito, yung nilagang Pasko. Yan ang pinaka main ingredients niya. Chorizo de Bilbao, ham, leg ham. So, nag-slice lang ako nung sa ham namin sa rep. Ano yung leg ham, pero nag-slice lang ako kasi malaki naman yun. And then, yung pork, chicken, ayan. Sa mga taga-Bulacan, pag niluluto nila yung nilagang Pasko, yung isang buong chicken, hinahati lang nila yan. And then, malalaki ang hiwa, and then, yung beef, malalaki ang hiwa, o isang malaking parang block lang ng chuck beef. Hiwain sa dalawa. O yung chicken, pwedeng hiwain sa kalahati. And then, yung pork belly, malaking pork belly, hatiin lang nila yan sa dalawa. And then, yung leg ham, nilalagay nila yan. Yung may buto, ilalagay nila yan. So, iboboil nilang lahat yan sabay-sabay. And then, pagka yung luto na yung mauunang maluluto dyan yung chicken at saka yung ham, tatanggalin natin. And then, i-set aside natin. And then, yung matitigas pang beef at saka pork, tuloy-tuloy pa siyang pag-boil. And then, pag maluluto na yung mga meat, ilalagay na rin natin yung parang sa nilaga. Ilalagay natin yung potatoes. Ay, naiwan ko yung potatoes dun. Potatoes, carrots, at saka sweet potato. And then, nilalagyan din yan ng mais. Sweet corn, nilalagyan yan. And then, nilalagyan din ng saba. Yung sabang saging or plantain. Wala akong mabili, kaya walang saba. Ito na lang, sweet potato ang magpapatamis sa kanya. At saka, meron tayong hindi ko pa hiniwa kasi matagal pa naman mag-boil yung Boboil ko pa yan ng 2 hours siguro. At saka itong green onion leaves.
Ilalagay din yan. At saka itong kapatid ng green onion. Yung leek. Alam niya ba ito? Leek. Ayan. Parang ano din yan. Parang green onion din na ano, malaki leek. And then, lalagyan natin, of course, ng sibuyas. And then, lalagyan natin siya ng ano, Chinese cabbage. Ang tawag nila dito, Chinese cabbage. So, mamaya, hihiwain ko ito. Papakita ko sa inyo pagka ilalagay ko lang. Hindi ko pa siya hinihiwa. Kasi papalambutin pa natin yung mga meat. Chinese cabbage. At saka pechay. Kaya lang, walang pechay dito. Walang pechay Tagalog. Gagamitin ko na lang itong ano, bok choy. At ang tawag nila dito, Chinese din to eh. So, yan ang mga gulay niyan. Pero simple lang. Papakuluin, nilaga. So, lalagyan mo ng salt. At saka yung pepper na yung buo. Peppercorn ang tawag doon. Yung buo-buo. And ano pa ba ihalo natin? Lagyan natin ng konting patis o fish sauce. So, yan ay parang simpleng nilaga lang ng mga Pilipino. Ang pagkakaiba lang, kaya nila tinawag na ano, nilagang Pasko kasi nga pag Christmas Eve, ito niluluto for celebration at halo-halo. Beef, pork, chicken, chorizo de Bilbao, at saka ham. Ayan, papakuluan natin yan. Ayan, nagpakulo na ako. Nagpapakulo ako ng tubig. So, ilalagay na natin ito para lumambot. Pag lumambot na siya, lalagay na yung mga gulay. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ayan ang tinatawag na nilagang Pasko. So, we will start cooking. So, ayan guys, malapit nang kumulo yung tubig. Ilalagay na natin yung mga meat. So, unang lalagay natin yung beef kasi yan ang matagal maluto. Lagyan natin beef. And then, lagyan natin yung pork. Ginamit ko yung ano, dapat ano, pork belly. Dikit-dikit siya, lagay ko na lang. Ayan, yung pork. Yung beef ang una, and then yung pork. Hindi ko siya apat na drumstick. Ayan, chicken, and then yung isang ano, Chinese sausage. And then, lalagay natin yung ano, ham, lalagay natin. And then, papakuluin natin yan hanggang maluto. Yung unang maluluto dyan, yung chicken, tsaka yung ham. Tatanggalin natin. So, ayan, papakuluin natin siya ng papakuluin. After 1 hour, checkin natin yan. So, guys, habang kumukulo yung ating mga meat, gagawin naman natin ngayon yung, ihanda ko naman yung mga vegetables para mamaya pag luto na siya, papakita ko sa inyo kung ilalagay na yung mga gulay hanggang maluto. So, balikan ko kayo guys mamaya. So, ito guys, bago kumulo, hindi pa siya kumukulo, meron siyang parang mga ano sa ibabaw, yung parang dumi. Tawag yan, scum. So, tatanggalin natin yan. Tuwing may makikita tayo niyan, pagbukas natin, tinatanggal yan. Ayan, tanggalin natin. Naku, siguro 3 araw naming ulam ito. Ang dami. Ganyan ako magluto kasi ayokong luto ng luto. Nakakapaano, nakakapagod yung araw-araw nagluluto. So, tatanggalin natin yung nasa ibabaw. Pagka bubuksan natin, may nakita tayong ganyan, parang dumi-dumi. Itinatapon natin yan. So, ayan. Hindi pa siya kumukulo, pero meron na siyang sa ibabaw na gano'n. Scum. Scum ang tawag dyan.
So, mamaya, tatanggalan ulit natin siya pagka kumulo, pagka meron tayong nakita. So, heto guys, kumukulo na siya. Meron pa rin siya yung mga parang ano, parang dumi-dumi sa ibabaw. So, tatanggalin pa rin natin siya. Konti na lang. Natanggal ko na yung iba kanina. So, tanggalin natin. Then, yung mga nasa gilid, yung malinis na paper towel, tatanggalin nyo yung mga nasa gilid na ganun. Para yung sabaw niya, walang mga ano-ano. Parang marumi yung ganun. Ayan. So, ayan, kumukulo na siya. Pakuluin pa ng pakuluin hanggang lumambot. So, ayan guys, meron ng 1 hour. Titingnan natin yung ating nilaga. Meron pa rin siyang parang yung dumi-dumi sa tabi. Ayan, tinatanggal ko yan ng tissue, yung mga nasa tabi, parang dumi-dumi. Ayan. Tinatanggal ko yan. At saka pag meron pa sa ibabaw, yung scum, ayan, tinatanggal ko rin. So, ayan. Kumukulo siya. Tingnan natin. Pero hindi pa yan luto. Yung mga manok. Mamaya pa. Bigyan pa natin ng 1 hour ulit or 30 minutes yung manok. Bigyan na natin siya ng salt. Para may lasa-lasa na yung sabaw. Yan. 1 tablespoon lang muna. Kasi baka umalat. So, ito na yung mga gulay. Nahiwa ko na yung pechay bagyo. Itong bok choy, potatoes, sweet potatoes, celery. Ayan, nahiwa na. And then, yung mais. Lagyan natin ng mais. And then, yung carrots, sibuyas, at saka yung onion, green onions, at saka yung leek. Ayan, yung leek kanina pinakita ko sa inyo. At lalagyan ko rin siya ng ilang pieces of garlic. Kasi pag naluto yung garlic, kinakain ko yan. So, isang maliit na laurel leaves. Ilagay na natin yung maliit na laurel leaves. Ayan, pakuluin ang pakuluin. Balikan ko kayo mamaya. Ilagay natin. Lalagyan natin ng peppercorn. Ayun, nilalagay sa nilaga. Lalagyan natin siya ng mga lang. Mga ilang piraso ba ito? Mga 12 pieces. Peppercorn. Ayan, lalagyan natin. Pagka hindi pa siya lumasa mamaya, dadagdagan natin. So, lalagyan natin siya ng fish sauce. Patis. Allergy ako sa patis, pero hindi masarap ang nilaga pag walang fish sauce. Lagyan lang natin siya ng mga 2 tablespoon. Ayan. Pero allergy ako sa patis eh. Pero ang nilaga kasi pag walang patis, hindi masarap. So, lagyan natin ang patis. Ayan. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo ng maalat o matabang. First na siyang nagbo-boiling. So, yung chicken, luto na, tanggalin natin. Kasi, tanggalin natin yung chicken, ibabalik natin mamaya kasi yung beef matigas pa, tsaka yung pork. So, alisin natin yung chicken. Apat lang naman yung chicken dito, apat na hipa. Kasi konti lang, dalawa lang naman pala rito, kaya hindi ko dinanihan. Pero ang original na nilagang Pasko ay nilalagyan nila ng buong chicken, buong
ano, buong leg ham. Ayan, naturog na yung isang paa. Ayan. Ngayon natin dito. Malambot na yung chicken. So, yung chicken lang inalis natin. Tsaka itong ano, Chinese sausage. Alisin na rin natin. Medyo ano na. So, pakaluin pa natin siya ng 30 minutes. Guys, I'm back. So, lalagyan na natin yung ibang gulay. Lagyan natin yung patatas. Potatoes, guys, lagyan natin. Pero yung ano, yung kamote mamaya na. Kasi madali lang maluto yung kamote. Yung lang muna patatas. Iwanan muna natin yung kamote. And then, lagyan natin yung mais. And then, ilagyan natin yung sibuyas para magkalasa na siya. Ayan. Sibuyas. At saka yung pieces of garlic. Ayan. Gusto ko kasi ng garlic pag nagluto yung makainin ko. Mga 5 pieces lang. Ayan. At saka isang buong sibuyas. So, pakuluin ulit natin. Nagbo-boil pa yung ating nilagang pasto. And then, dagdagan natin siya ng salt. Ng salt. And then, ako naglalagay ako ng sa lahat ng niluluto ko, sabi ko sa inyo, naglalagay ako ng sugar. Brown sugar. Yan ang pinaka-betchin ko, yung brown sugar. Kaya, konti lang, ha? Huwag naman masyadong marami. Mga 1 teaspoon lang. Yung stock ng celery, pero yung dahon ng celery mamaya kasabayan ng ano, etcha. Lagay na rin natin yung stock of celery. Yung stock lang ha, ng celery. Yung dahon mamaya. So, ayan. Ayan, pakuluin natin ng pakuluin. Hanggang maluto. Kamote, kasi yung kamote madali lang pakunuin ulit ng pakunuin. So ayan guys, panay ang pulo. Mga 2.5 hours ng pulo nito. So lalagyan natin sweet potato or kamote. Lalagyan natin. Muna guys. Ayan. Ang bango. And then, titikman natin sa bawat ang tama na ang alat. Sarap. Tama na yung alat niya. Sumpuin pa ulit na. Ito. Lahat yung gulay kasi ako gusto ko gulay. Yung pechay bagyo lalagay natin. Lalagay din natin itong
bok choy. Ang daming gula yun. Kaya pakuluin muna natin bago natin ilagay yung lagyan na rin natin yung dahon ng ano, celery. Pag kumulo, saka natin ilalagay yung kaya pag kulo niya, luto na siya. Ayan guys, medyo umano na yung ano, lumubog na yung ibang gulay. Lagyan na natin itong onion. Onion leaves. Ayan, lagyan natin. Ayan, sarap yan. Ayan, pag kulo niya, ilang kulo lang yan, luto na siya guys. Ibabalik natin mamaya yung chicken. Para uminit. Pakuloyin lang natin. So, eto na guys. Luto na ang ating nilagang pasko. Ayan. Luto na yan. Patayin na natin kasi ma-overcook yung gulay. Ayan. Tanggalin ko na yung mga gulay na yan para hindi siya ma-overcook. Ayan. Overcook. Guys, luto na. Deplating ko na. Lalagay ko sa plate. At ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ayan guys, ang ating nilagang Pasko, yung sabaw, ilalagay na lang natin mamaya. Kasi ma-overcook yung mga gulay. So, ayan ang nilagang Pasko. Thank you guys for watching. I hope you enjoy. Subukan nyo ito guys. Madali lang naman lutuin. At masarap. Ayan. Ililid ko sa description yung mga ingredients niya. Okay guys. So thank you guys for watching. This is Love Lucy Channel. I hope you like my vlog for today. And itry nyo yung nilagang Pasko. Masarap. Iluto niyo siya pag may occasion. Especially Christmas Eve. Kaya tinawag na nilagang Pasko. You can research in the internet. Marami rin nagluluto ng ganyan. So, thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Have a great day. Everyone, God bless. Thank you.